derechos. Madalas sila nagiging tampulan ng toxic discrimination. Sanhin na kanilang kakaibang pananaw sa kanilang sexualidad. Ngunit, paano nga ba mag-iisang bading? Gaano nga ba ito kasaya o kahirap? Ano-ano ang mga maaring pagsubok na kanilang harapin sa kanilang buhay? Touch and Shade sa Cavite City upang interviewin si Ari Austria or mas kilala sa pangalan Ari. So, magandang araw sa Ari. So, paano mo naman, paano ka naging bagi or bakit? Ako, ever since the back up, ito na yung nararamdaman ko. Kumbaga, sinusunod ko na kung yung nararamdaman ko. Ever since bata pa ako, iba na yung pakinggan. Ganun ka talaga, bata ka ba? So, sino-sino sa inyong mga na-affect ko sa inyong kanagagan? Kidlo! Actually, walang na-affect sa kasabag sa inyo. Yung nararamdaman ko, yung kaya ko sa inyong kanagagan ko sa iyo ang nararamdaman ko. Short you. Alam niyo, pag-agbay ka naman yung family mo? Or, yung pinabari na yung nararamdaman sa lalit? Or, yung nararamdaman sa lalit? Actually, hindi ako kasi lumaki sa parents mo talaga, sa lola ko lumaki. Nakikita niya na rin, sinasabi niya sa akin, nakikita niya na parang iba talaga ako nung lumalaki kasi iba din ang nilalaro. Pero siyempre, sa magulang mo, lalo na sa father ko talaga, siyempre, mahirap nang gabi na yung anak mo. Bating sa lupa na rin. Pero, when friends ko lang, natutunan na lang father ko lang ang gabi na. So, nakaranas siya ba ng high-end discrimination from other people? Paano ito na? For 14 years, all of us nakakaranas ng discrimination. Even though, sa concert, pumuhabalik person, nakakaranas ng discrimination. Yun lang, talagang ang bading. Sila yung parang number one na dinidiscriminate. Pero even though, that's okay. I respect your opinion. So, sa tingin mo, bilang isang bading, anong pinakain mo from other people? Ngayon, masasabi ko na I'm going to go to the house.
So, paano ko magmahal? At paano kami namahal? Ang kasi, pag ako nagmahal, sabi nila kailangan. Larawan naman na isang matagumpay na bading itong si Adrian Rios. Fashion designer kanyang ninya. Dito ay malaya niyang naisa sa buhay ang kanyang talento at pagsisikap na naging daan sa kanyang pag-unlad. Ano po nalaman na isa po kayong bading? Siguro mga high school ako. So tingin niyo po paano po siya nagsimula? Hindi maliwanag sa akin eh. Siguro bigla na lang ako nagka-crush sa actually siguro mga grade 6 ako. Okay po. First year high school yung crush ko. Doon ko nalaman. Sino-sino po sa tingin niyo yung ano po naka-apekto sa inyo kung bakit po kayo naging bading? Actually wala naman. Siguro kahit na babae o lalaki o mga bakla din ang mga kausap ko, flexible naman ako eh. I mean, madali ko naman silang nakakapalagayan loob.
Pero wala naman nag-influensya sa akin. I don't think na I'm influenced. Siguro pinili ko talaga maging bakla. Paano niyo naman po natanggap yung sarili niyo as it is? Siyempre, pag pinili mo yung isang desisyon, dapat tanggap mo eh. Mm. Kahit na hindi tanggap ng iba or ng mga usually close sa'yo, especially relatives, ganyan. Pero both my parents, tanggap naman nila ako. Kaya madali sa akin na natanggap ko rin ang sarili ko. Ah, ganun po. Possibly yun po sana yung next question ko. Paano po kayo tinanggap ng pamilya niyo po? So, okay lang po talaga? Oo naman. Actually, open naman po when sila. My mother left for Australia, inag-open na siya sa akin na nahalata niya na ako na ganito ko. Inopen niya na sa akin na sabi niya, oh anak, okay lang sa akin. Kaya madali sa akin. Even my father, ganun din naman siya. Mm. Eh, yung ibang tao po, I mean, nakatanggap po ba kayo ng discrimination out sa ibang tao dahil sa pagiging badin niyo po? Oo naman, pero when you say na sa ibang tao kung naapektuhan ako or ano, hindi naman. Pero syempre, lahat naman ng tao, nakakaranas din ng discrimination. Hindi naman. Wala akong pakialam sa kanila kung ayaw nila sa akin. Ever since, ganun na talaga. Matanong ko na po, ano po yung kaibahan nyo sa isang typical na bakla o sa isang normal na babae o lalaki? Naku. Parang wala. Siguro pantay-pantay lang tayo talagang lahat. Mga pababae, mga pabakla. Siguro pare-pareho emosyon natin. Diba? So, eto po medyo hindi na po masyadong light to. How about your love life po? Nakapagmahal na po ba kayo? Oo naman. Diyos ko, many, many times. Paano po kayo magmahal at paano po kayo minamahal? Ako, kung magmahal ako, syempre, lahat. No ifs, no buts. So, unconditional po talaga. Ngayon, kung paano naman ako minamahal, siguro, hindi ko pwedeng masagot yan kasi hindi ko naman sila tinatanong. Basta mahalaga, nagmamahal ako. Ito pa, hindi na po talaga to light. Ano pong pananaw niyo tungkol sa sex? Siyempre, hindi tayo mabubuhay nang wala yan, di ba? Imposible naman. Diba? Parang mundo na walang kulay. Sa kabila po nung tagumpay na kinakaharap nyo ngayon, sa fame na tinatamasa nyo ngayon, may kulang pa po ba? Oo naman. ano po yun? Pwede po maraming ka na yun? Actually, tingin ko meron, pero hindi ko pa siya ma-reveal kasi alam mo naman ng tao, as you go on, saka lang mag-unravel sa'yo lahat ng mangyayari. Pero tingin ko meron pa. Sa kalagayan niyo po ngayon, masaya po ba kayo? Pwede na rin. Masaya in the sense na lahat naman ng mahal ko sa buhay ay buhay pa. Siyempre, andyan ang mga kaibigan, di ba? Andyan ang trabaho. Ito si Darwin, di niya tunay na pangalan. Machong mama sa unang tingin, pero isa pala siyang bading. Isang bading na nagkukubli sa imahe ng isang lalaki dahil sa matinding takot sa kanyang mga magulang. So, paano po nagsimula or paano niyo po nalaman na bakla po kayo? Yung mga brutal na siyempre, nung bata pa, siyempre, gusto ko maglaro ng Barbie. Ayoko ng baril-baril. Next question. Okay. Pero, bakit po ngayon, di ba po nasabi nyo na iba po yung attitude nyo sa labas, saka attitude nyo po sa loob ng bahay ninyo? Bakit po? Bakit po nagko-conceal kayo sa bahay? Siyempre,
ayun ng ano, ng magulang. Sino ba naman ang magulang na gustong ano, maging bakla yung anak? Wala naman na. So, syempre, ako, tilis ang ulo. Lahat naman titilis ang ulo. Sa labas nila, kung saan sila comfortable gawin yung ano, pabaklaan nila. Ano sa tingin niyo po, bakit po kayo naging isang bakla po? Sa tingin ko, wala lang, feel ko lang. Siyempre, mga bakla, mga kasama ko. Kung pababae, mapalalaki. So, yung susunod ko po na tanong rin yung Tebron, sino-sino po yung, ano, yung mga tao yung friend na naka-apekto sa inyo? Siyempre yung mga ano, more on ano, mga friends sa ano, sa loob ng ano, ng school, mga kaibigan ko before, classmates, na iba pa. Ano-ano po yung naging epekto nito sa inyo pagkatao? Siyempre naging ano, mas ano ako, mas open ako sa lahat. Katulad ng ano, sa lahat, as in sa sexuality, sa mga immoral na mga ginagawa. Siyempre open ako dun sa mga ano, sa mga bagay na hindi dapat. Sa pagiging open niyo po, o dun sa pagiging, sabihin natin na naging mas aware kayo sa sexuality niyo po, naging aware kayo kung ano po yung immorality sa paningin ng iba. Paano po kayo tinanggap ng ibang tao? Siyempre, sige po. Sige. Sa panahon ngayon, hindi na ano, wala nang ano for virgin. Siguro panahon pa niya ano yun, ni Larizal na bawal ng bakla, ng panahon ng katipunan. Eh, hindi na naman tayo ang panahon ng ano, ng pag, ano, ng mga madre na kailangan virgin ka or hindi. Sa tingin niyo po ba naging magandang pagtanggap sa inyo ng lipunan sa paglalantad niyo po? Oo naman. Kasi before yung mga tao, kasi iniisip dati ng mga tao na okay, mas masama. Eh pero ngayon, napapatunayan na nila katulad nila James Cooper, nila Fanny Serrano, at mga ibang baklang designer, performer na kaya nila mag-grow as good person or example sa mga ibang tao. Kasi, ano nga, diba, sabi nga nila na much better pa nga daw yung mga bakla kaysa sa mga straight person. So tingin nyo po ba, ano po yung naging pagkakaiba ninyo sa isang straight person mo na tinatawag? Doon po sa straight na babae or straight na lalaki? O sa ibang ba din po? Ano po yung pinagkaiba-iba nyo sa kanila? Pinagkaiba ko sa kanila? Siguro, doon po muna sa straight na guy. Sa straight, yung pinagkaiba ko sa straight na guy. Siyempre, mas creative ako sa kanya. Kaya kong maging, kumbaga, flexible sa lahat ng gagawin. Katulad, kunyari, sa pag-aayos ng bahay, pwede ba ng straight guy lagyan ng flower ang bahay niya? Hindi, di ba? Sa straight girl naman, siyempre, ano yun, kapag dating sa mga, ano, sa pagiging sa fashion, sa pananamit, sa pagkilos, kailangan medyo kailangan maarte, sa pagsasalita, at saka mas magaling sila sa gawaing bahay, kami, mga bakla. Tapos sa straight gay, wala namang straight gay. Sa mga ano, sa mga typical po na ano, na ba yung talagang nagdadamit babae? Siguro mas ano, mas hindi ako lantad katulad nila. Mas kumbaga kaya ko pang itago ang sarili ko. Hindi masyadong willing, di ba? Sa ilan taon niyo pong pagiging bakla, nakaranas na po ba kayo ng discrimination galing sa ibang tao? Oo naman. Gano'ng kadalas po yun? Katulad kunyari sa ano, kunyari kapag naghahanap ka ng anong lover mo, ng gusto magmahal sa'yo, pero kasi mga pamilya na yung ano na ang panahon natin ngayon. Kumbaga, pag sinabi nilang bisexual sa bisexual lang. Mostly ang mga kawawa, yung mga cross-dresser talaga. Hindi katulad kapag bisexual or metrosexual or ano, sila talaga, kumbaga magkakapareho. Parang sa magnet, kailangan magkaparehong pole para ano, para mag-match. Kawawa talaga yung mga ano, talaga kasi masasabing
gay talaga. So since nakakaranas po kayo ng diskriminasyon, paano niyo po yung tinatanggap? Tinatanggap, syempre kapag hindi ka sanay, syempre maano ka rin, malulungkot, magagalit kasi bakit ganito, bakit ganyan, bakit sila ganyan. Syempre kailangan na acceptance din eh. Kasi pinili mo maging ganito, maging bakla. So dapat piliin mo din kung ano yung dapat mong gawin o yung mga dapat na magpapasaya sa'yo. Kontento lang, makontento lang sa ano, kung ano meron. Since pinili niyo po yung pagiging ganyan pag yung isa pong bakla, natanong ko lang po, huwag po sana kayo ma-offend. Masaya po ba kayo? Oo naman. Kasi ano eh, kailangan, kasi hindi naman pag naging bakla, kailangan may lover ka or may kasama ka sa buhay, kailangan nakikipag-date ka. Makontento ka kung ano yung meron ka, kung ano yung kaya ng ibigay ng sarili mo or mo. Kasi hindi naman kapag nagkaroon ka ng lover, magiging masaya ka din eh, kasi na-experience ko na yun. Magkakaroon ng lover. Pero sa tingin niyo po ba, lalating pa po ang panahon na maaari pa pong magbago yung pananaw niyo pagdating po sa sexuality niyo? I mean, pwede pa, may chances pa po ba na maging straight guy po kayo? Or may chances pa po ba na makita namin kayo isang araw na mahaba na yung buhok, nakadanit babae na... Ano kasi, magiging ba din kasi natural yun eh. Kumbaga, hindi mo pwedeng baguhin kung ano yung pagkatao ng tao ngayon eh. Kumbaga, gay ka forever, kahit na sabihin natin nagiging sinasabi na lang bisexual, but still gay ka pa rin. Kasi hindi naman kasi, example, kunyari, ang bisexual kasi nagmamahal ng parehong gender. So kahit na sabihin na natin na magmahal siya ng babae, but still, ang hahanapin pa rin niya, lalaki. Dahil gay nga yun. Kung ako naman, hindi naman ako nagsasara ng ritual. Kung ano yung mangyari, yun yun. Hindi ko kailangan. May chances po. May chances. Pwede magkaanak, pwede hindi. Kasi uso na yun. Kumbaga dati hindi uso yun. Tapos magkakaroon ng anak. Kumbaga nakakahiya dun para sa girl. Pero ngayon, hindi na siya. Accepted na siya. Society natin. Since nasabi niyo po kanina na masaya po kayo sa kung ano kayo ngayon, matanong ko lang po, nakapagmahal na po ba kayo? Kasi di ba sabi nila yung pagmamahal daw po, yung nakakapagpasaya sa buhay ng isang tao. So, nakapagmahal na po ba kayo minsan? Oo naman. Siyempre, part yun ng buhay ng tao na magmahal. Pero sa mga katulad namin guys, depende. Depende sa trip ng partner mo ikaw or trip mo sila, depende sa gusto mo. Katulad ako, hindi naman din ako masyado more on salaw, more on sex, ganun. Kumbaga pleasure. Kasi ganun, umiikot ang mundo ng games. Last message po para dun sa mga katulad nyo pong natatakot mag-out. Message ko dun sa mga bisexual na kunyari, lalaki. Una kayo magbitin. harapin nyo na kung ano kayo. Kasi ganun talaga kayo eh. At saka sa mga gay na nag-aanap ng love, hindi naman sabihin wala kang love, malungkot ang buhay mo. Maraming paraan para maging masaya ka. Kailangan mo lang makontento ka kung anong meron ka. At saka doon sa mga nagbabala kung maging okay, natural yan, sige go lang para pa dumami tayo ng maraming. Pangunawa, pagmamahal at respeto, ito ang kailangan nina Adrian, Abby at Darby. Hindi nila kailangang ibigay ito sa kahit kanino. Dahil karapatan nila ito. Karapatan kapantay ng bawat isa sa atin. Ito si Joanna Rosario, patubay na wakay ng Panginoon. Hechos! Kalat mo, ba't ka naman ganyan?
rin.